Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung mga bagong Warrior members natin na sina Ryzen Yumi, Harriete Consuelo, Kevin Guyanco, Lonely Angel, at sa mga nag-renew ng badge na sina Chin Courtney at si Jonar. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga subscribers natin na nagngangalang Alex. Taong 2009, Tigbawan, Iloilo. Magandang araw o gabi, Pinuno. Ang kwento ko po ay yung panahong nagbubuntis ako sa panganay kong anak. Buntis po ako ng 3 buwan sa panganay ko. May sariling bahay po kami ng asawa ko. Kaso lang, nasa bukid siya. Napapalibutan po ito ng palayan. Nung mga panahon na yon ay tag-ulan. At meron pong tanim na palay ang paligid naming bahay. At dahil po nasa palayan ito, araw-araw pagkatapos ng tanghalian, pumupunta ako sa bahay ng magulang ko. At pagdating ng 5 ng hapon, umuuwi na po ako sa bahay namin. Kaya po ako pumupunta sa bahay ng mga magulang ko kasi nabuburyong ako sa bahay naming mag-asawa. Tuwing hapon kapag umuuwi ako, sa binababaan ko papasok sa aming bahay, palagi kong nakikita tong lalaki sa ilalim ng puno ng mangga. Pero hindi ko pinapansin. Diretso lang ako ng lakad. Bale, nadadaanan po namin ang puno ng mangga na yan, papasok papuntang bahay namin. At dahil yun ang unang sanggol na pinagbuntis ko, hindi ako sanay sa mga nararamdaman ko. Grabe yung paglilihi ko nun. Kapag may gusto ako, talagang hinahanap ko. Kahit paggabi, lumalabas ako ng bahay para lang makuha yung pagkaing gustong gusto kong kainin. Grabe kasi akong naglalaway nun. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang sabi nila, normal naman yon sa buntis. Sa tuwing nalabas po ako sa gabi, nakakarinig ako na merong tik-tik. Pero hindi ko po pinapansin. Nasa isip ko, alangan namang unahin ko pa siya. Eh naglalaway na nga ako. Gusto kong kainin yung hinahanap ng dila ko. Diretso lang ako ng lakad, kahit may mga tunog ng tik-tik sa paligid ko. Malakas ang loob ko, kasi may binigay sa akin ang manugang kong lalaki na mga lumang coins dati. Ang sabi sa akin ng manugang ko, ang gamit ng coins na yon, pampabigat. Hindi ako kayang tangayin ng kahit na anong aswang kapag nasa bulsa ko ang coins na yon. Lagi po kasing may tik-tik sa paligid namin, Pinuno. Lalo na kapag takip silim na. Isang beses naglalakad ako sa labas namin. Mga bandang 10 na yon ang gabi. Hindi kalayuan sa amin, may nakita akong natuwad sa palayan. Madilim kasi sa lugar namin, kaya medyo naaaninag ko lang. Ang tanging nagbibigay liwanag lang sa daanan ko nun, kung hindi yung buwan, yung lighter na daladala ko. Medyo nilapitan ko yung nakatuwad, para kahit papano tamaan siya ng liwanag ng lighter ko. At makita ko na din kung ano ba yon. Baka kasi kalabaw lang eh. Nung malapit na ako, binato ko pa ng bato para makadaan ako. Pero nung nakita ko na nang malapitan yung nakatuwad, hindi pala ito kalabaw, kundi isang tao. Kitang-kita ko, Pinuno. Yung puwet niya nasa itaas, tapos yung ulo niya nakasubsob sa ibaba. Kahit buntis ako nun, yung takbo ko po eh ang lalaki ng hakbang. Kasi takot na takot talaga ako. At pakiramdam ko nagtaasan ang buhok ko nun. Yung manugang ko na lalaki, nakaabang pala sa bakod namin. Nakikiramdam lang siya sa paligid.
kasi meron siyang naaamoy na kakaiba. Bukod pa ron, tinitingnan niya pala ako habang naglalakad. Ayun na nga, sinabihan niya akong aswang yon. Pero kahit alam ko ng aswang yon, hindi pa rin ako natinag. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag naglilihi ka, Pinuno. Nawawala lahat ng takot mo. Makakain ka lang ng gusto mo. Patuloy pa rin ako sa paglabas kahit hating gabi na. Hanggang sa nilagnat ako ng matindi. Pinatawas ako ng manugang kong babae. Ang sabi ng mang tatawa sa amin, inaaswang nga ako dahil buntis ako. Gabi-gabi pumapalibot ang aswang na yan sa aming bahay. Isa rin sa mga dahilan yan kung bakit ako nilalagnat. Ang sabi ng mang tatawas, magsaboy ng asin at magsindi ng goma sa takip silim. Ang bahay po kasi namin dati, literal na bahay kubo. Yung purong kawayan, tapos may silong sa ilalim ng sahig. Makalipas po ang ilang linggo, namatay yung lolo ko sa bayan. Kaya po ang nangyari, palagi kaming nasa lamayan. Tapos gabi na kami kung umuwi. At lagi talaga kaming sinusundan ng aswang na yon. Kaya yung lana na bigay ng manugang ko, naubos na. Gawa nang wala yung tigil sa paggulo. Huling lamay ng lolo ko. Bandang alas 11 po kami nakauwi ng asawa ko. At lasing na lasing siya. Kaya pagdating ng bahay, bagsak agad siya. Nakatulog agad. Samantalang ako naman, nakikiramdam. Kasi yung tiyan ko, naninigas na hindi ko maintindihan. Hindi naman ako gutom pero naninigas po talaga yung tiyan ko nun. Grabe, hindi talaga ako mapakali. Maya-maya pa, may narinig akong dumapo sa bubungan namin. Napaupo po ako para makiramdam. Meron akong sibat na katabi gabi-gabi, lalo na kapag matutulog na ako. Hinugot ko po yung sibat na nakatusok sa sahig namin. Tsaka parang hinahasa ko siya sa pagitan ng sahig namin na kawayan. Talagang pinaparinig ko yon sa kung sino man yung nakadapo sa bubong namin. Yung bahay po kasi namin, Pinuno. Sa kwarto meron siyang parang bintana na kawayan. Kung saan pwede kang maupo para makita ang labas. Hindi ko kasi alam ang tawag nun sa Tagalog. Ayun na nga. Naramdaman ko na parang may gumagapang doon sa kawayan na bintana namin. Sobrang dilim kasi kaya hindi ko maaninag. Hindi din kasi kami nag-iilaw kapag matutulog na. Maya-maya pa, may naririnig naman akong aso na parang nagagalit. Kaya ang ginawa ko, pinagtutusok ko ng hawak kong sibat yung dingding namin. Ang asawa ko, wala pa rin kaalam-alam sa mga nangyayari. Ginigising ko siya pero wala eh. Bagsak talaga. Kasi nga, lasing na lasing. Ayun na nga. Tumayo na ako kasi ramdam ko talaga na nasa tabi ko na yung aswang. Kahit masakit at matigas yung tiyan ko, wala na akong pakialam. Ramdam kong nasa dingding lang siya. Tumayo ako para mabuelo ko ang pagtusok ng sibat. Nung nakakita ako ng pagkakataon, kung saan ko nararamdaman yung aswang, doon din sa gawing yon, isinaksak ko yung hawak-hawak kong sibat. Tinamaan ko siya, Pinuno. Bumagsak siya at nahulog. Ramdam ko din na napakabigat ng pagbagsak niya. Maya-maya pa, yung manugang ko pala, nakasilip sa bintana ng kwarto niya. Kasi medyo malapit lang yung bahay nila sa amin eh. Halos magkatabi lang. Bigla po siyang sumigaw ng, Alex! Huwag kang lalabas ng bahay! Yung aswang tinamaan mo! Lumabas po ang manugang ko at umikot sa likod ng bahay namin. Meron po siyang nakitang kalahating katawan na nandoon lang. Paalang yun hanggang bewang lang. Tsaka nakasuksok yung katawan na yon
sa gitna ng pagitan ng puno ng nyug. Ang pangit po ng pagkakasigaw ng manugang ko kasi kitang-kita niya ang kalahating katawan na nasa likod ng bahay namin. Doon na po nagising yung asawa ko nung sumigaw na yung tatay niya. Pati kapitbahay namin naglabasa na. Ang mali lang kasi, iniwan ng manugang ko yung nakita niya para kumuha ng malaking flashlight at ng itak. Pagbalik niya po kasama ng asawa ko at ng kapitbahay namin, maniwala kayo o hindi, naging tao na ito. Nakakapagtaka lang pinuno kasi ang paa niya sobrang linis. Walang bahid ng putik. Eh nung oras na yun kasi, kailangan mo magsuot ng bota para sa putik. Dahil nga, maulan at palayan po talaga ang paligid ng bahay namin. Mapuputikan ka talaga. Pero yung paa ng lalaking yun na natagpuan namin sa likod ng bahay, sobrang linis. Akmang iitaki na siya ng manugang ko. Nang bigla itong nagsalita ng, "Pasensya na ho kayo, manong." Biglang tumigil yung manugang ko. Para bang may pumigil dito na kung ano. Maya-maya pa, dumating na ang mga tanod para kunin siya. Meron po siyang sugat sa bandang bewang. Doon siguro tumama ang pangtusok sa kanya. Bigla din pong dumating ang magulang niya. At grabe kung humingi ito ng pasensya sa amin. Ang pamilya niya, pinuno, ay kilala sa baryo ng asawa ko. At ang kwento pa ng manugang ko, ang lola nun ay dating nakakadena kasi kinakain ito ang sarili niyang laman kapag inaatake siya ng pagkaaswang. Nakiusap ang magulang niya sa amin na sana wag na lang ipagkalat ang ginawa ng anak niya. Dahil sa pamilya nila, itong anak niya ang sumalo ng mutsa ng lola niya ng pagiging isang aswang. Kahit nga po, yung anak ko nung 2 hanggang 5 taong gulang na, minsan sa gabi ginigising niya kami. Tapos sasabihin niyang, "Mama, may sumisilip sa bintana natin. Tinatawag niya po ako para lumabas ng bahay." Kaya po mula nung mangyari yon, pinagawan ko po ng pangontra ang anak ko. Kasi ang sabi namang tatawas, kaming magnanay ay talagang lapitin ng mga aswang. Yun lamang po, pinuno. Sana po ay magustuhan nyo ang kwentong ito at ang aking naging karanasan nung mga panahon na ako'y buntis. Okay, opinyon ko sa kwento, medyo may katigasan ka din ng ulo, Alex, no? Dapat nung una pa lang, nakinig ka na sa payo ng manugang mo. At saka yung manugang mo, dapat hindi ka masyadong kinukonsinti sa paglabas-labas mo. Pero, hindi naman kita masisisi. Kasi, hindi ko naman alam ang pakiramdam ng naglilihi. At, alam ko din namang, hinding-hindi ko mararamdaman yan. So, wala ako sa tamang posisyon para pagalitan ka dyan sa paglilihi mo. Baka nga, totoo yung sinasabi mong naglalaway ka, tapos hindi mo mapigilang lumabas ng bahay nyo para kumuha o bumili ng makakain mo. Pero dapat ginigising mo yung asawa mo o hindi kaya naman yung manugang mo. Total naman ang sabi mo, magkalapit lang kayo ng bahay, di ba? Yan yung mga butas na nakita ko sa kwento mo. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, wala ako sa sitwasyon mo, kaya hindi ko alam yung mga nararamdaman mo noong mga panahong naglilihi ka. At doon naman sa sibat na sinasabi mo, alam nyo, bigyan ko lang kayo ng ideya. Yang mga aswang na yan, hindi yan basta-basta tatabla ng kung ano-anong sandatang daladala ninyo. Maliban na lang kung meron itong karagang dasal nung manugang mo. At saka, ang sabi mo, binunot mo to sa lupa, di ba? Isa ring malakas na pambasag o pangontra yan sa mga aswang o di kaya naman sa mga may karga ng mutsa. Yung isasaksak mo muna sa lupa yung mga itak,
sibat, kutsilyo o kung ano pang mga sandata na itatarak mo sa kanila. Yun siguro yung dahilan kaya tinablan yung aswang. Pero kita mo, hindi siya ganong kalalim. Di ba nakita mong meron siyang tama sa tagiliran niya? Pero nakakatayo at nakakalakad pa rin? Ibig sabihin, hindi ganon katindi yung naging sugat niya. At doon naman sa kalahati yung katawan. Alam nyo, hindi ako naniniwala sa mga manananggal na nahahati yung katawan. Siguro noong mga oras na yon, katawan niya lang yung nakikita. Gawa ng nagtatago siya sa dalawang puno ng nyog. Ang sabi mo rin kasi, napakadilim sa paligid ng bahay nyo at hindi kayo nag-iilaw. Tapos last na, yung sinasabi mong coins, alam nyo merong tamang term para dyan at isa rin niyang mabisang pangontra sa mga aswang. Nakalimutan ko lang eh. Ito naman eh, opinyon ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwento ni Alex, i-comment nyo lang sa baba. Sigurado, mababasa niya yan. Alex, comment ka ha? Para kapag may mga tanong sa kwento mo, ikaw na ang sasagot. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.